Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong energy update for February 1-14, 2023. Ayan, so titignan natin kung may nagbabago sa energies ninyo ngayong first half ng February 2023. Okay, so general reading, just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising and Venus signs ninyo para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. Okay, let's see Libra energy update for you, February 1-14. Child magical. So seeing the potential for sacred beauty in all things, the belief that everything is possible. So parang nangangarap uli kayo ngayon, no? Kung meron kayong mga dating isinantabi na pangarap nyo, lalo na nung bata pa kayo, ngayon, parang binubuhay niyo uli yan. Kung hindi man yung iba sa inyo, you are supporting your kids kung kayo ay merong mga anak na. So, sinusuportahan niyo yung mga pangarap ng inyong mga anak. So, let's see ano pa, Libra. You also have Goddess, the feminine expressed through wisdom, nature, life force, and sensuality. So, this is your, related talaga to sa Libra. Kasi ang Libra is ruled by Venus and Venus is the goddess of beauty. So I feel like mas magfo-focus rin kayo sa inyong sarili, no? Pag-aalaga sa sarili and becoming more confident, no? Sa pag-carry ng inyong sarili. Kasi confidence is the key. Puro na lang key to success, no? Oo, pag confident ka, marami kang kayang gawin, no? Kasi may tiwala ka sa sarili mong kakayanan. You also have guide, light attribute. So, represents the nature of the divine in life and in yourself. Wow. So, a lot of wisdom. So, yung iba sa inyo, mas nagiging mature, no? Nagmamature kayo mentally, no? Kumbaga, kung dati may pagka, mabilis kayong mairita, mainis, or medyo makitid yung isip nyo, no? Dati yon. Ngayon, you are both seeing different sides, no? Hindi na kayo ganun ka-judgmental or mas malawak yung inyong pang-unawa at pananaw sa buhay. Okay? So, let's see. Ano pa? For Libra. You have Ascendant. Oh, ayan. Focusing on yourself. Ascendant is about yourself. How you carry yourself. So, yung confidence na yun ang gagaling sa sarili ninyo. So, importante na komportable kayo sa inyong sarili to be more confident. So, siguro may mga gagawin kayo para ma-boost yung inyong self-esteem, no? So, you also have last quarter moon. So, this is letting go. Meron kayong mga ili-let go na mga hindi na helpful, no? Hindi na nakakatulong sa growth ninyo. Maaring ili-let go nyo na yung mga fears, no? Yung mga doubts ninyo sa inyong sarili. You also have Pallas Athena. Speaking of wisdom, no? Pallas Athena is about your mind, how you think, no? Paano ka mag-isip. So, definitely there's maturity in you. Isa yan sa mga major na changes sa inyo ngayon, Libra. You are becoming more mature. Let's see, ano pa? And the seventh house. Wow, relationship. So, this is also connected sa inyo because seventh house is also ruled by Libra. So, relationships, I think, mas... When it comes to connecting with others, no, mas malawak na yung pang-unawa nyo, no? Marunong na kayong makisama. Ayan. So, very helpful yan sa mga relationships ninyo kasi pag maayos kayong makisama, kumbaga lesser yung stress ninyo. Kasi syempre kapag laging may gulo, may away, 'di ba? Nag-a-attract yan ng anxiety, stressful situation, or conflict. Okay, so let's see. But now ngayon, you are letting go of the things that are no longer serving your highest purpose. Mas pinapangalagaan nyo na yung mga connections ninyo, relationships ninyo.
So you also have the energy. Ayan. Energy, ano to eh, parang Leo energy. Coming from your confidence as well. So maaring marami ka ngayong gustong gawin, simulan, subukan, no? And ito yung nagpapalakas sa iyo, no, yung energy mo. Meron lang dito'ng kailangan pag-ingatan ka, no? So minsan kasi pag sobrang taas ng energy mo, may mga pagkakataon na mabilis kang malobat. So use your energy sa ano, sabi nga eh, use your energy wisely, 'di ba? Kumbaga, ipuput up mo lang yung energy mo sa mga bagay na alam mong may itutulong sa iyo, no? May growth. Let's say for example, no? May dalawang sitwasyon sa harapan mo. Yung isa, meron sa yung ichichika na chismis, no? Yung isa naman, meron siyang ituturo sa iyo para kumita, no? Magkaroon ng additional income. So anong pipiliin mo? So saan ka maglalagay ng energy mo? Doon sa chismis o doon sa may ituturo sa iyo? So be cautious. Maging maingat kung saan mo dadalhin yung energy mo. So you also have trust. Yes, you are trusting yourself. You also trust in your connections and your relationships. So kung kayo ay nasa maayos na relasyon ngayon, I feel like you are becoming more serious, no, sa pakikitungo mo sa mga relationships mo, even for friendships, pwedeng sa romantic connections. So let's see ano pa Libra. For February 1 to 14, 2023. The Hermit, Virgo energy. I think ito na yung wisdom na to, no? Yung sinasabi rito kanina pa na you have gained a lot of wisdom and pinipili mo na lang yung mga tao na bibigyan mo ng oras at panahon. And meron ka na rin nire-reassess sa sarili mo. Nare-realize mo yung mga naging pagkakamali mo, ano yung mga natutunan mo doon. At parang kumbaga, iniipon mo yung mga natutunan mo dahil yun yung itatatak mo sa isip mo. Ang daming owl. So kanina may nakita rin akong owl. So maaring yan ay spirit animal ninyo. That's wisdom. You also have Knight of Pentacles. So very stable tong energy na to when it comes to your career, your business, no? Ano to eh? Sabi nga eh, slowly but surely, no? Maaring meron kang mga projects na ginagawa ngayon na hindi mo minamadali, no? You are enjoying the experience. You are enjoying the process. You also have the Two of Swords. Meron kang mga kailangang pag-isipang maigi ngayon. Lalo na kung if you are planning to buy an estate, like a real estate or bahay, lupa, ganon. So be very careful in making that decision. You have to make sure na yung ka-transaction mo is mapagkakatiwalaan talaga. And use your intuition. Okay? If you feel na something is off or parang hindi maayos, then wag mong ituloy. Okay? Pero kung confident ka naman, go for it. And I also see you experiencing stability in your home life. Maaring meron din kayong mga celebrations with your family, with your loved ones, na magkakaroon kayo ng pagsasalo-salo. Just to celebrate life. Ganda. Meron ding achievement. So, maaring meron kayong ma-achieve tungkol sa bahay nyo or sa career nyo na matagal nyo nang pinaplano or matagal nyo nang wini-wish. So, yung iba sa inyo, nakuha nyo na yan or makukuha nyo yan ngayong first half ng February. This is Venus in Aries. A lot of love, no? Yung iba talaga sa inyo, you are spending more time with your family dun sa mga taong mahalaga sa'yo. Oh, diba may properties? Mukhang bibili talaga kayo ng bahay or mag-invest kayo. So you just have to be careful nga lang dun sa mga pagkakatiwalaan nyo. Transformation. So may malaking pagbabago sa iyong finances. So sabi rito, from pagiging tuyot. Or siguro kung nagkaroon kayo ng mga
tagtigang sasabihin ko eh. Yung alam mo yun, drought, no? Kumbaga, medyo naging mahirap yung pasok ng pera or mahirap yung sitwasyon nyo sa trabaho nyo, nagbabago. Yung iba sa inyo, maaring may bago kayong bahay or may bago kayong trabaho. At dun kayo nakakakuha ng inspiration, no? Para magpatuloy. And for some of you, kung kayo ay nasa real estate business, no? Mga real estate broker, salesman, ganyan. Merong tong babaguhin sa buhay nyo ngayon. So, maaring marami kayong mabibenta. And then, celebrate, ganyan. So, may transformation. So, maaring iba sa inyo, sa kakabenta nyo, nakabili rin kayo ng sarili nyong property. Diba? So, sa love naman, sabotage and potential. Okay, you have to be careful also with a new relationship, no? So, kung meron ditong, kung if you are starting to enter a relationship right now, tapos mukhang medyo may pagka-demanding tong person na to, or kapag kailangan mo, laging may excuses, it's a sign na hindi siya ganun ka-interesado sa'yo. Or if you feel na merong person na demanding sa'yo, at masyadong nagiging controlling, you have to be careful with this person then, kasi baka mamaya, kung ipagpapatuloy mo yung connection with this person, baka magkaroon lang kayo ng conflict. Kasi it seems na, meron ditong papansin. When I say papansin is parang ano siya, yung gusto niya siya lang yung pagtutuunan mo ng ano. Papansin, pa-importante, ganun. So baka yung person mo ganyan, or you are connecting with someone na papansin, pa-importante. Although, alam mo sa sarili mo na interesado ka rito, but of course, may boundaries ka dapat. Huwag mong hayaan na parang ano kayo, kung kailan ka lang niya kailangan, saka lang siya lalabas. Diba? So, express yourself creatively, start something new. So, yung iba sa inyo, meron kayong creative talents, creative ideas, no? Na kailangan nyo nang simulan, gawin nyo na, huwag na kayong mag-procrastinate. Para makita nyo na yung resulta. You also have breathe, this moment matters most. How can you focus on the moment and appreciate all that is well? Yes. So, iba siguro sa inyo, maaring may pagkakataon na parang nagaan kayo yung na-frustrate or nag-overthink sa mga bagay-bagay. Ano lang, kapag stressful yung situation or you feel anxious about the situation, bigyan mo ng time yung sarili mo na huminga. No? Maglakad-lakad, lumanghap ng sariwang hangin, relax. Okay? And appreciate your situation, yung mga blessings sa paligid mo, and you will feel better. You also have deep inward journey. You'll be rewarded for the work. Yes. If you are going to work harder, and also focus on what you believe in, o nakafocus ka sa goals mo, yan ay i-reward. How can you alchemize your fear? Yan. So, may mga fears, may mga takot kayo, yung mga what ifs, what if ganito yung mangyari, ganun. So, mag-focus ka on what you want to happen, dahil yun ang mas mamamanifest mo. Okay? So, there you go. That is your reading, Libra. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Libra. See you again.